Walang bisa, naglalakad. Walang sasakyan. Naghahanap ako ng shop na mag-repair ng cellphone. Layo, ang hirap na lalakaran. Sabi nung napagtanungan ko, meron daw dito. Kaya banda yun. Ayan. Saka makakita ng shop. Wala, walang shop. Sarado doon lahat. Sarado lahat. Oh. Layo na narating ko. Wala akong makita ng shop na bukas. Lahat sarado, useless. Pagod. Gastos pa masahe. Alpak. So dahil hindi ako nakapag-registered, wala akong internet, hindi ako makapag-book ng Uber, wala rin ako matawagan na service. So no choice, maglalakad ako ng mga 2 km mula rito. 2 km mula rito, lalakarin ko. So kaya ba yun naman isang oras? Higit. No choice. Walang taxi rito eh, walang pub. Wala, kailangan mo dito ng Uber. Lalakarin ko, layo boy. Choice, maglakad tayo, lakad. Ngayon uli. Ito yung road trip. Road trip na naglalakad. Isa. Walang masakyan. Kaya, kaya. Oh. Ano na lang matadaanan ko? Lang, hindi pa nasira ng tuluyan ang cellphone na to. Itong gamit yung cellphone ng dapat ipapayos ko, pero wala, sarado ang mga shop. Mamayang gabi pa bubukas, may pasok ako mamayang gabi. Ano gagawin ko nyan? Mag-skip ako. Napakalayo nilakad ko. Sa may stoplight. So, mga 30 minutes na ako naglalakad. Sige lang, buti pa yung si Bro. Si Bro may bisikleta oh. Mayroon bisikleta mo, Brad? Hoy! Sa halagang 10 real, lilakad ang 2 km. Nag-over naman ako kanina papunta dito. Ang problema, wala akong internet ngayon. So hindi ako makapag-book ng sasakyan, kaya lakad muna. No choice kundi maglakad. Walang taxi. Okay.
Buti na lang hindi ganong mainit na. Kung nagkataw kasagsagan nito ng summer, nako, patay ako. Iyak. Phew! Diretso. Magagaroon sa sasakyan. Magagaroon sa sasakyan na sa daanan. Sightseeing. Kia. Hyundai. Layo pa. Building siya. Malayo pa ba? Sana yun na yung bridge na yun. Yung bridge sa dulo, sana yun na yun. Yan ang palatandaan ko. Nadating ko yan, liliko ako sa kaliwa. At yun na, papunta sa amin. Sana yun na yun. Hindi ko na kakamali, malamang yun na yan. Pag mali ako, hindi. Mali. Lumang gate. Vacant lot. Dito kaya ako magpatayo ng bahay. Mas din ako uwi sa Pilipinas. Mahal. Punta ka na dito. Tapos yan yung hanap buhay natin, no? Mag-harvest tayo ng dates. Oh. Yun. May mama. Puro dates. Ano din na dito na dates. So parang yan na nga yung bridge, sana yan na lumang gate sa loob, puro dates. Hindi ko alam kung bawal mag video dito. Yun, oh. Oh, dates factory. Oh, sa date factory. Dinitas kami ng dates. Let's go, let's go. Salamat at hindi siya mainit. Salamat at taglamig na. Nagawa kong lakarin ng napakalayo. Kilometer nilakad ko. Yan na. Yes, dito na nga ako. Tama nga. Dito na nga ang aking So tatawid ako sa kabila. Anong sakyan? Yan na. Tatawid ako sa kabila. Alain mo yan. Saka video ko napansin, dito na pala ako. Oh, tayo yung tatawid masasakyan. Yes, malapit na sa bahay. Punta doon sa amin. So, lalakarin ko yun hanggang doon. Yun. Ayan. Haunted house, oh. Haunted house sa likod ko. Haunted house sa likod ko. Yata nakatira dyan. Mahal, tirahan natin, mahal. Libre bahay. Mukhang ulan, oh.
doon sa kaliwa, hanggang doon tayo. Ngayon dito na ako para palapit sa amin. Yun, bahay na yun, nasunahan sa amin. Salamat, di ako naligaw. Sige, maya uli. So ito nangyari, wala akong masakyan, nilakad ko. Ang kagandahan niyan, hindi siya mainit, makulimlim at mahangin. Kaya medyo hindi ako napagod. At pangalawa, nagawa ko ito, i-share ko sa inyo. Ang kapiraso ng lugar dito, ha? Kahit pa paano, nakapag-vlog ako. So, malapit na ako, mga 500 meters na lang, andun na ako. Bahay. Okay, ganito na lang. Bye. Bye. Ayan yung kulay verde na yan. Diyan na yung bahay namin. So yan. Oops. Old school bus. Ayan, school bus dito. Luma. Sura ng sapatos sa kalakad. Good experience. Whew. Home.